Nais repasuhin ng Land Transportation Office ang pulisiya ng No Contact Apprehension Program na ipinatutupad sa Metro Manila upang matiyak kung sino ang dapat managot sa paglabag sa batas trapiko. Pabor naman ang ilang motoristang suspindihin ang naturang programa. May ulat si Joshua Garcia. Isa sa mga tinututukan at pinag-aaralan ng Land Transportation Office o LTO ngayon ay ang No Contact Apprehension Program na ipinatutupad ng ilang local government units o LGUs sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa pahayag ni Assistant Secretary at bagong LTO Chief Attorney Teofilo Guadis III sa official Facebook page ng ahensya, may mga kailangang ayusin sa pulisiya ng NCAP para masigurado ang dapat managot sa mga ipapataw na violation sa mga motorista. Anya, ang nagbabayad ng multa kadalasan ay ang registered owner o operator, imbis na ang nagmamaneho o driver ng sasakyan, partikular sa mga pampublikong sasakyan. Ayon naman kay Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, pabor siya sa suspension ng naturang batas. Pabor po kami doon. Sa amin, ang tingin namin, yun ang sana ay pakinggan ng mga LGU ang pahayag ng LTO na isuspindi muna ang implementation ng no-contact apprehension kasi maraming reklamo, maraming problema. At nagkulang, no? Sa pananaw ko, nagkulang talaga ng pag-aaral dito. Sa panig naman ng LGU, ay ipiniliwanag ni Dexter Cardenas, pinuno ng Quezon City Task Force for Transport and Traffic Management, ang kahalagahan ng NCAP pagdating sa usaping disiplina at higit sa lahat kaligtasan na naidudulot nito sa lahat ng motorista. Anya, kumpara sa human intervention o presensya ng traffic enforcers, mas nababantayan ang mga kalsada dahil 24/7 nakamonitor ang mga traffic CCTV. Alam mo natin na pag isang motorista ay nagbahalit ng isang sign or signal sa intersection, ang terrace na road crash or incident ay chance na ma-accident po yung isang motorista din po ba dahil nagbahalit siya. So yun po yung iniwasan po natin dyan to prevent the terrace of incident or accident sa intersection. Yun po yung role ng government. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA hinggil sa issue. Para naman kina Mang Eduardo at Mang Fernando na mahigit 30 taon nang nagmamaneho ng taxi, pabor sila sa suspension ng NCAP dahil mas maigi daw anila na enforcer na lang ang manghuli kaysa magmulta sila ng walang kamalay-malay. Hindi po tama yun. Kakaw na ang penalty, di ba? Dapat talisin talaga yan. Hindi makatao yung multa nila. Pabor ako na masuspindi ang no contact apprehension kasi kawawa kami mga driver. Kaya wala na kaming inuwi. Ang mahal ng gasolina. Mahal ng diesel, wala na, mahuli pa, wala na. Gutom na pamilya. Samantala, dilinaw ng pinuno ng LTO, nabukas siya sa dialogo ng mga LGUs para higit na maisaayos ang pagpapatupad ng NCAP. Joshua Garcia para sa Bayan.